May pagkakataon sa buhay ng bawat tao kung saan ang isang desisyon ay pwedeng makapagpabago ng kanyang buhay o buhay ng iba. Nakadepende yon sa ating desisyon kung mas pipiliin natin palagi na gawin ang tama. Ang tunay na istoryang ibabahagi ko sa inyo ay naganap sa bansang Thailand at naging popular na din sa Facebook at ilang article. Kaya alamin na natin ang buong kwento. Isang 44 na taong gulang na lalaki ang nangangalang Warlop sa bansang Thailand. Ito ay isang tao na masasabi nating talagang hirap sa bawat pagsubok ng buhay. Sumisingit siya sa kahit na anong pwedeng trabaho para lang may makain at namamalmos ng barya sa kalsada. At wala siyang tinutuluyan na tirahan kaya madalas itong matulog sa tabi ng isang train station. Isang malamig na panahon taong 2019, habang nagpapahinga si Warlop sa gilid ng istasyon, ay dahan-dahan itong inantok. Pero bago pa man siya makatulog ng tuluyan, ay nabulabog siya sa isang lalaki na nagmamadali at tumatakbong pasakay sa train. Nakita ni Warlop na may nahulog sa bulsa ng lalaking yon habang papasok sa train na hindi nito napansin. Naisip ni Warlop na baka mahalaga ang bagay na yun kaya nilapitan niya ito at kinuha. Ito ay isang wallet na mukhang mamahalin at parang madaming lamang pera. Alam naman natin na halos 99% ng tao siguro sa ganoong sitwasyon ay kukunin na agad ang pera, lalo sa panahon ngayon. Pero kakaiba ito. Hindi ganun ang nangyari dahil napagdesisyonan ni Warlop na isauli sa may-ari ang pera at hindi nito naisip silipin o tingnan ang nilalaman nito. Sumisigaw siya sa lalaki na nasa loob na ng train. Ngunit hindi nito napapansin ang bawat sigaw ni Warlop. Mabilis kasi sumara ang pintuan ng train at unti-unti na itong umandar hanggang sa tuluyan na nga itong nawala sa kanyang paningin. Dahil sa nangyari, ay napagdesisyonan niya na buksan ang wallet at nagulat siya sa nilalaman nito. Hindi pa siya nakakahawak ng ganitong kalaking pera. Ito ay nasa 20,000 baht na katumbas ng $500 cash at hindi pa kasali ang ilang bank cards na nakapaloob dito. Isa na itong swerte para sa iba, lalong-lalo na kay Warlop. Pwede na siyang mamili ng mga damit, magkaroon ng maayos na matutulugan, isang bagay na sa panaginip niya na lang makukuha sa kanyang kalagayan. Pero iba ang naging desisyon ni Warlop na noon ay mayroon lamang 9 baht sa kanyang bulsa. Magkagayon pa man ay hindi natukso na makita ang salaping yun, kaya buo ang desisyon niya na isauli ito dahil yun ang tama. Sa isip niya ay baka mamaya ay importante ang perang ito. Maaring may kailangan siyang bayaran, kailangan niyang bumili ng gamot o gagastusin sa isang operasyon. Kaya pumunta siya kagad sa pinakamalapit na istasyon na mga pulis, ang Siang Kong Police Station, para isurrender sa mga otoridad ang pitaka at mahanap ang tunay na nagmamay-ari nito. Walang nasabi at humanga ang mga pulis sa ginawang yun ni Warlop. Kaya dali-dali nilang kinuha ang kontak o mga detalye ni Warlop kung saan ito pwedeng makita o makausap kung sakaling hanapin siya ng may-ari ng pitaka. At dahil na din sa bank cards at ilang detalye dito ay madaling na-trace at nakilala ang may-ari. Kaya kinaumagahan din yun ay pumunta ang may-ari ng wallet sa police station para kunin ito. Binilang niya ang pera at walang nabawas dito. Ibinahagi ng mga pulis kung sino ang nakakuha ng kanyang pitaka at agad-agad ay hinanap ito ng may-ari. At dito nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ni Warlop.
Ang may-ari pala ng nawawalang wallet na yun ay si Nifty Pongkreagius na isang 30 taong gulang na entrepreneur na nagmay-ari ng ilang kumpanya na talagang namangha sa ginawang katapatan ni Warlock. Sa katunayan, dahil sa lubusang pagkahanga ay binigyan niya ito ng pabuya. Pero mas nagulat siya at bumilib sa nangyari nang ibinigay ni Nifty ang kalahating lalaman ng pitakang iyon kay Warlock bilang pabuya. Pero hindi niya ito tinanggap kundi nagbitaw ito ng salitang, "Hindi ko ito ginawa para sa pabuya. Ginawa ko ito dahil ito ang tama." Sa pag-iisip ni Nifty ay kakaiba ito dahil nabubuhay tayo sa mga panahon ng pangusga at kasakiman at napakahirap humanap ng tao na mapagkakatiwalaan lalo na ngayon na ang karamihan ay nakafocus sa pera at hindi sa pakikipagkapwa-tao. Bilib na bilib si Nifty dahil nasa harapan niya ang isang lalaki na walang wala pero mabait, mapagkakatiwalaan at naninindigan sa tama. Dito, binago ni Nifty ang kanyang offer kay Warlock. Inalok niya ito ng trabaho sa kanyang kumpanya. "Si Warlock ang isang tao na kailangan ko sa aking kumpanya," ayon kay Nifty. At dito ay naging masaya si Warlock sa alok na yon at di kalaunan nga ay naging mahusay ito sa kanyang trabaho. Gusto ni Warlock na baguhin ang kanyang buhay sa sarili niyang pagsisikap kaya okay sa kanyang maalok na isang trabaho. Sa katunayan, 3 araw pa lamang matapos ang kanilang pag-uusap ay nagsimula na ito magtrabaho sa kumpanya at pinaglaanan ito ng isang dorm para matuluyan, para mas maging komportable ito sa buhay. Ang kasintahang babae ni Nifty na si Tarika ay namangha din kay Warlock kaya madalas niya ito maisama para bilhan ng damit sa mall at ilan itong pangangailangan. Pero kung sa tingin niyo ay dito nagtatapos ang istorya, ay nagkakamali kayo. Si Tarika ay binahagi ang kwentong ito sa Facebook, dahilan para kumalat ito agad sa lahat. Kaya sumikap si Warlock at na-invite pa sa ilang TV interviews at ang kanyang matinding pagsisipag sa factory ay talagang kapansin-pansin. Halos ginagawa niya ang trabaho para sa 3 para kumita ng $70 per month. Kaya hindi nakakapagtaka na ma-promote ito agad bilang chief manager at kumikita na ngayon ng $340 a month, isang halaga na mas mataas sa average wage ng kanilang syudad. Nakaipon siya at nakapagpagawa ng sariling bahay. Bukod pa dyan, ay close na close siya sa pamilya ni Nifty kaya madalas din ito napapadalaw sa kanilang tirahan. Kung tatanungin nyo naman kung bakit ba naging pulubi si Warlock at humantong sa buhay niya dati. Matapos daw mamatay ang kanyang ina ay inangkin ng kanyang nakatatandang kapatid ang kanilang bahay. Dahilan para umupa siya sa ibang apartment noon. Pero hindi din nagtagal ang kanyang budget at napilitan siyang matulog sa kalsada at mamalimo sa loob ng ilang taon. Pero gaya ng kwento ay hindi siya sumuko. Lumaban sa hamon ng buhay at bandang huli ay nabiyayaan pa dahil sa kanyang busilak na kalooban. Wala siyang naging sama ng loob sa kahit kanino man. Kahit pa may masama siyang pinagdadaanan sa buhay. Kaya sana kung mabigyan kayo ng oportunidad na gumawa ng tama, ay gawin nyo na at huwag magdadalawang isip. Tanda na, lahat ng desisyon natin ay pwede makapagpabago ng ating buhay. Hindi lang sa'yo, kundi maging ibang tao. Hello guys, bago tayo magtapos ay humihingi po ako sa inyo ng suporta. Pakibisita naman po ang aking kaibigan na si Kevin TV Pax
pakisubscribe na rin po at marami po kayong matututunan sa kanyang channel. Kaya, pindot na!